Magandang araw sa araw na ito ay ating tatalakayin or ipapakita ko po sa inyo ang mga steps kung paano mag-apply sa reserve force, whether officer or enlisted reservist. So step by steps ay alamin natin ang mga qualifications and mga requirements na isasubmit natin at kung paano natin gawin ito at saan natin ito ipapasa. So ginawa natin ang vlog na ito dahil karamihan sa ating mga applicant ay nagtatanong kung paano ang mga proseso, ano ang dapat gawin upang maging reservist, ano-ano ang mga qualifications at mga requirements na isasubmit. Pero bago yan ay inanyayan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel at pakiclick na rin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. So number one is qualifications and requirements ng officer or reservist officer. Ang pag-apply ng reservist officer, kailangan i-commission ka muna sa general headquarters. So meron tayong mga requirements, mga qualifications. Ang qualification, at least sa Filipino citizen. Number 2, kailangan 21 years old ka. Pataas, not more than 65 years old. And number 3, kailangan baccalaureate degree holder ka. And then number 4, kailangan ROTC graduate ka or BCMT graduate. Civil status ay okay lang naman kahit na married or single. So yan yung qualifications ng officer sa commissionship. Yun yung mga pre-commission qualifications na isasubmit natin, no? So letter B ay yung mga requirements. So ano-ano yung mga requirements for commissionship para magiging commission officer kayo sa reserve force. So number 1, kailangan mag-submit kayo ng affidavit of no pending case. Then number 2, application for commission. So kailangan mag-fill up kayo ng application for commission doon sa CDC or RCDG, no? Then submit nyo rin ang ROTC diploma or enlistment order nyo, no? So number 4, NSO birth certificate. Number 5 ay diploma and TOR. So kailangan authenticated po ang diploma at TOR or lahat ng mga documents natin halos, no? Or number 6, para sa mga applicant ng mga elected officials ay kailangan meron po yung certification galing sa COMELEC and then authenticated ito, no? So number 7, para sa mga walang ERC license or civil service tulad ng mga POTC and NCOs, deserving commission officers, at ang ibang mga professional na walang PRC license, pwede po kayong mag-take ng AFP Service Aptitude Test, no? Ang purpose nun ay para i-commission kayo sa reserve force since you don't have eligibility. So, APSAT po ang iti-take natin, no? And then number 8 ay kailangan po ay magpa-medical and physical test kayo, no? So, bibigyan naman kayo ng referral ng RCDGs or CDC para makapag-medical exam kayo sa mga Philippine Army Station Hospital or any other accredited hospital ng AFP, no? Na pwede kayo. So, yun yung mga qualifications and requirements na isasubmit upang maging commission officer ang isang applicant, no? So next is punta tayo sa enlisted reservist. So ano-ano yung mga requirements and qualifications ng enlisted reservist o yung hindi commission officer, no?
ito yung mga private hanggang master sergeant, no? So ano yung mga qualification? Kailangan 18 to 25 years old, no? So lahat ng mga hindi reservist ay kailangan pumasok sa lahat ng mga hindi reservist ng Pilipinas ay pwedeng mag-apply, no? If you are 18 to 25 or 18 and above, pwede pa rin hanggang actually ang SBCMT, no? Kung BCMT, pwede pa 18 to 35. Filipino and then high school graduate, at least high school graduate, non-ROTC, number 4. And then ang civil status ay pwedeng married, pwede rin single, no? And then ang height, pwede rin kahit hindi naman stricto sa height, no? So kahit 5 ka or 4 feet pwede, no? So yun yung qualifications. So ano na yung mga requirements ng enlisted reservist para makapag-training ka ng SBCMT, no? Para sa mga hindi ROTC, hindi graduate ng ROTC, ano-ano yung mga isasubmit mo? So yun halos pa rin, no? Number 1 ay kailangan magsubmit ka ng affidavit of no pending case. So kailangan mag-fill up din kayo ng RIDS, no? Or Reservist Information Data Sheet. And then mag-submit po kayo ng pictures, whole body pictures, postcard pictures, and then PSA or number 3, ano 4, PSA or yung mga NSO, birth certificate, number 5, medical exam, no? So kailangan sa mga military hospital ito, no? Pag kayo ay magpa medical exam, so bibigyan naman kayo ng referral ng RCDG or ng CDC, Community Defense Center. And then number 6 ay kailangan i-secure nyo yung mga clearances, no? Yung mga clearances kayo din sa officer kapag mag-commission, ito yung mga mayor's clearance, barangay clearance, NBI, RTC clearance, lahat ng clearances, no? Dahil bibigyan kayo ng bibigyan kayo ng G2 clearance ng Philippine Army. So i-clear muna kayo at iba background investigation kayo kung hindi ba talaga kayo, wala ba talaga kayong kaso or in good moral character ba talaga kayo sa isang barangay, no? After that ay kapag na-enlist na kayo, kapag training na kayo ng SBCMT or Basic Citizen Military Training, ay bibigyan kayo ng enlistment order, no? Kapag nakagraduate kayo ng SBCMT, kapag hindi kayo ROTC, so bibigyan kayo ng enlistment order at assignment order, at i-incorporate na kayo sa Ready Reserve Unit. So magiging active reservist na kayo at ma-enjoy nyo na yung mga limited benefits bilang isang reservist. And bibigyan kayo ng application form para makapag-apply kayo ng IDs, no? And security tag, bibigyan po kayo ng inyong mga administering unit or tulad ng CDC and RCDG. So yan lamang po at maraming salamat. I hope nakatulong ito sa mga applicant natin na mga hindi ROTC graduate, no? O yung hindi nakapag-training ng ROTC na gusto maging reservist, no? At yung mga gusto magpa-commission officer ng Philippine Army. Para naman po sa mga ROTC graduate, mga ex-serviceman or mga dating mga sundalo at mga CAA or yung mga CAPGU na gustong magpa-incorporate sa Ready Reserve, ang mga requirements at qualifications ay you have to submit the following requirements. Number 1 is your enlistment order. Kapag ROTC ka, kailangan mag-submit ka ng enlistment order. So para naman sa mga ex-servicemen ay kailangan mag-submit sila ng honorable dismissal or honorable discharge from the service at yung mga CAFGU o mga civilian active auxiliary, no? Mga dating CAA,
ay kailangan nilang mag-submit ng mga document. Kapag ako ka, meron kang mga calling orders or mga enlistment order galing sa RCDG, no? Dahil ang CAPGO ay considered na reservist din. So, ginawa lamang silang active auxiliary ng Philippine Army, no? So, upon deactivation, pwede silang magpa-incorporate sa Ready Reserve units. So, dalhin lamang po ang mga requirements tulad ng sinabi ko, yung enlistment orders sa RCDG or yung mga calling orders galing sa mga divisions at iba pang mga credentials. No, pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na community defense center or mga reserve centers ng AFP, ng Navy, Air Force at Army sa inyong lugar. So, bawat probinsya, bawat city ay meron po tayong mga community defense center na inyo pong sasubmitan ng mga requirements upang kayo ay ma-incorporate at magiging active sa Ready Reserve Units. So, ito yun para sa mga ROTC graduate, dahil karamihan sa mga ROTC graduate ay di nila alam kung paano mag-join sa reservist. Di nila alam na reservist pala sila at may enlistment order pala sila. So, based yan sa mga questions, mga comments na itinatanong sa atin sa ating page, no? Na paano daw sila mag-join ng reservist. Graduate sila ng ROTC, no? Lalong-lalo na yung mga graduate dati noong 2001 pababa. Di nila alam na mayroong enlistment order na inisyo sa kanila. At di nila alam na meron palang ganun, no? Yung mga benefits ng ROTC at pwede palang magiging active reservist after graduation ng ROTC, no? So, ganun din yung mga ex-servicemen ng Philippine Army or AFP. So, provided na you have your honorable discharge, no? At yung mga CAA o yung mga CAFGU na active auxiliary na nag-retire na or na-deactivate na. So, pwede na kayo magpa-incorporate sa Ready Reserve Units para magkaroon ulit kayo ng benefits. Hindi lamang benefits, dahil dito sa Ready Reserve ay kailangan na you have to submit yourself, to volunteer yourself para mag-serve sa ating bayan. Thank you.